Mas marami pa ang tatamaan ng kawalan ng tubig. Palapit na kasi ng palapit ang critical level ng Angatnam. Kaya babawasan uli ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila at mga karating lugar ngayong weekend. Kung kailan mas malakas ang konsumo natin. Yan naman ang tinutukan ni Lay Alves. Kaunting-kaunti na lang, sasayad na sa critical level na 160 meters ang tubig sa Angatnam. Nasa 160.28 meters na ito kaninang umaga at tiyak daw na aabot sa critical level bago magtapos ang araw na ito. Bagamat may mga panakanakang pag-ulan sa Luzon, hindi naman daw ito umaabot sa Angat watershed, kaya hindi napupunan ang tubig ng dam. Para mabalik sa minimum operating level na 180 meters ang tubig sa dam, kailangang mapunuan ito ng tubig na katumbas ng halos 80,000 Olympic-sized swimming pool. Para mangyari yan, kailangang bumuhos ang 350 millimeters ng ulan sa loob ng isang araw sa bahagi ng Angat watershed. Usually, halos isang bagyo yan. Katumbas ng isang bagyo, pag may hinang bagyo lang, halos malalakas na ulan ang dala nun. So sana gano'n ang mangyari. Isang bagyo katumbas noon, mga 350 millimeters of rainfall. Bagamat may paparating na bagyo sa susunod na linggo na posibleng dumaan sa dulo ng Northern Luzon, hindi patiyak kung maihila nito ang mga kaulapan sa western section para magpaulan sa area ng Angat watershed. Yung watershed ng Angat Dam is nasa eastern side. Samantalang yung mga pag-ulan is nandito sa western side. Kumbaga, kokonti lang yung umaabot doon sa watershed ng Angat Dam. Kung di pa raw uulan doon, posibleng malagpasan pa ang pinakamababang level ng Angat Dam na 157.57 meters na nangyari noong 2010, taon na nakaranas din ng El Nino tulad ngayon. Ayon sa National Water Resources Board, ibinaba noon sa 32 cubic meters per second ang alokasyon sa Metro Manila. Kaya bukas, simula 12:01 a.m., babawasan pa ang alokasyon sa Metro Manila at mga karatig lugar na sineserbisyohan ng Maynilad at Manila Water. Mula 40 cubic meters per second, ibababa ito sa 36 cms. Gusto natin i-manage na yung kasalukuyang supply ay may mapaabot natin bago po dumating, no? Yung mga pag-ulan sa Angat Dam. Kaya asahan ng hahaba ang mga water service interruption sa Metro Manila at dadami ang mga maapektuhang customer. Halos lahat ng kulang-kulang 7 milyong customer ng Manila Water ang mawawala ng tubig ng average na 12 hanggang 17 oras. That is equivalent to the consumption of around 700,000 individuals. Yung kabawasan na 4 cubic meters per second na yon. Until Angat Dam achieves a safe stable level sa mga susunod na linggo, malamang ganito yung magiging experience ng ating mga customers. 75% naman o lagpas 7.5 milyong customer ng Maynilad ang makararanas ng wala o mahinang tulo ng tubig. 7 hanggang 20 oras ang water interruption. Dahil pinagkakasya natin ang limitadong supply, so kailangan natin i-spread yung distribution nito. So we apologize to our customers, no? We understand that this is very inconvenient for them. What we're trying to do is to mitigate the impact. Lay Alves, Nakatutok, 24 Horas.